Sa unang araw ni convicted child rapist Romeo Jalosjos bilang malayang tao, naglaro muna siya ng tennis sa Katarungan Village sa loob ng bilibid, gaya na nakagawian na niya kada umaga sa loob na mahigit 11 taong pagkakakulong. Alas 10 ng umaga, opisyal na tapos ang kanyang pagkabilanggo at naging ganap na Laya na. Sabi ni Jalosjos, gusto na niyang makalimutan ang paghihirap sa bilibid. What transpired is water under the bridge. We have to move on. I have to move on. I would spend a lot of my time trying to repair what I've left broken. It's above board. It's lacking. It should have been earlier. Ngayon, DOJ na nagsabi na computer lang. Hallelujah. Parang ito, pabayaan na natin. It's not for me to look back. It's for me to move forward. Ang hingi ko lang sa kanya is dapat maraman niya na sa una-una ako'y nahirapan. Ngunit ngayon sa nakikita kong pangyayari, mukhang siya ang means na to touch me. Whatever she done, she touch me in whatever way. Tingnan ko talaga ang sistema natin. Nakita ko burok ng sistema. Ako mismo ang lalakad doon sa Department of Nakapagpagawa siya ng basketball court at tennis court. Ipinaasparto ang maximum security compound at ipinaayos din ang ospital. Siguro ang gobyerno may pabor-pabor, di ba? Bakit priority siya? Yun ang reaction namin.